Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo at natatanaw na ang mga bayan sa Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagi yon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagnan nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagiyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at tinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga dustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid para ako nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas na pa akong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod, siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na may padakip si Jesus at may papatay. Sinabi nila, "Ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Noo'y nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibilisa na iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, "Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunan pang Paskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihay, dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito,
isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga lagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papano ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya? Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuwas dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya. Sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawang manok, ay makaitlo mo kong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya si Pedro, Santiago at Juan at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama, ama ko, wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka, Simon. Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpupuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus at nanalangin. At ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras na ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa masama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12 na kasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang agkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin. Ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya, sabay halik at sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabakang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo
upang ako'y dakpin. Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip, subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote, naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng may pararatang kay Jesus upang may papatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, "Gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, kaputok man. Tumindig ang pinakapunong saserdote. Muli siyang tinanong, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit." Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok kasabay ng wikang, "Hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo." At pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro naman naroon pa sa ibaba sa patio nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. "Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret," sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro, "Hindi ko nalalaman, hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo," sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilawok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito ay isa sa kanila." Ngunit itinatuwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka sa kanila. Taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilawak ng manok. Naalaala ni Pedro nang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilawok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa." At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan,
Nakabilanggo noon ang isang lalaking nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" tanong uli ni Pilato. "Ipako sa krus," sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Sa pag-aangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin puwok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatangu-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili." Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipos na din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito."
Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiago'ng bata at Jose at Salome. Mula pa sa Galilea'y nagsisunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at itinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang may baba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang dibingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.